Magandang umaga po sa inyong lahat. And this is the Tagalog version. Tagalog version po ito ng previous message na nirecord ko just a few minutes ago. I was talking about yung parable of the sower. Tinatalakay ko po ang lukewarmness. And kung aralin po natin yung parable of the sower, parable of the soils, meron po yung tinatawag na stony ground. At sabi po ni Jesus, yung daw pong salita ng Diyos na buto ay bumagsak sa mga stony ground, pero dahil kulang sa lupa ay hindi nagkaroon ng malalim na ugat, at pagdating ng pagsubok ay sila ay nawala, nalamig at nawala. Sabi po ng Biblia, in the beginning, upon hearing the word, tinanggap nila, they received the word of God with joy and gladness, but emotional level lang po. Ang experience po nila ay emotional lang. Emotional level lang. Nasiyahan lang sila sa pakikinig ng salita ng Diyos, na comfort sila sa fellowship ng mga mananampalataya. Nasiyahan sila dahil ang mga Kristiyano ay may joy. Na-experience sila ang joy, but hindi po ito tunay na relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng lukewarmness, dalawang posibilidad lang po yan. Number one, kung kayo ay genuine Christian, nangyayari po yan. I understand, sometimes ang lalamig. Pero darating din po ang panahon na kayo ay mag-iinit, sapagat nangako po ang Diyos at tatapusin niya ang inumpisahan niya sa inyong buhay. Ngunit, kung ang inyong panglalamig ay tuloy-tuloy na at hindi na umiinit, at marami kayong excuse kung bakit hindi na kayo nagsisimba, ay masamang sinyalis po yan ng lukewarmness. Yan po ay isang manifestation na maaring hindi talaga kayo na convert, na born again, na convert sa Panginoong Jesus. Wala po kayong totoong genuine personal relationship. Wala po kayong totoong genuine spiritual conversion. Ang naranasan nyo lang po nung umpisa, perhaps nagpunta kayo sa church ng 3, 4, 5 buwan, ay nag-i-enjoy lang kayo sa samahan ng mga Kristiyano at sa comfort ng salita ng Diyos. But you're not willing to carry your own cross, to forsake everything and follow Jesus. Masamang lukewarmness po yan. Yan po ay lukewarmness unto death. Lukewarmness without salvation, hindi na po nare-revive yan, sapagkat never na nabuhay po ang inyong kaluluwa from the beginning. Nag-enjoy lang po kayo ng pakikipag-fellowship sa mga believers. Masama po yung klaseng lukewarmness na yan. Wala pong salvation dyan. Amen. So examine your heart. Anong klaseng lukewarmness po? Yung mga genuine Christian ay nagiging malamig din minsan, pero nagiinit uli. Pero yung mga hindi talaga safe at naging lukewarm na at nagsawa na sa church, hindi na po marerevive yan, dahil in the beginning, wala po talagang eternal life. Nag-enjoy lang po sila. At ngayon ay nagsawa na, kaya hindi na nagpupunta sa church. I hope na matanggapin nyo ang mga warning na ito sa ikabubuti ng inyong mga kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, until the next month, God bless you. Subscribe po kayo. Tulungan niyo po ako na ibahagi ang gospel sa buong mundo sa pamamagitan ng YouTube channel. Please subscribe, enjoy, and follow me. Please like it, share it. God bless you. Amen.